Good evening, mga kapamilya. The long wait is over. Nandito na nga siya. Please welcome the Haranista Heartthrob and the voice of the Philippines Season 2 Grand Winner, Jason B. Woo! Yeah! Go, Jason! Alas tres ng umaga, dila tulala, nagising na alimpungatan. Tumingin sa bituing makinang, hiniling ko sa buwan, baka lang papigyan. Masama ba namang pangarap na tayong dalawa ang magkatuluyan? O maparating lipan, sa akin yung tuklay, kulay pa ang paghalis. Pag-ibig hanggang mamayari magkatugtong sana. Nagpapaka sakali nang biglang may nangyari. Para mabuksan ang bintana ng langit, para mag-iba na ang ibig ng hangin. Nang pinagbigyan ang kadahaan ng sarado, sagrado. Parang may nangyaring milagro. Madalas, madulas, mailap ang bigat ang gabi ng katotohanan. Na ikaw at ako ay iba, malamang ang magdaming nararamdaman. Ala pa, absala yung pangarap ang aking isal na pagmamahalan. Di ko kayang laban. Sa aking mundo, may kulay pa ang bahaghari. Pag-ibig kang nangamayari, magkarito sana. Nagbabaka sakali nang biglang may nangyari. Ang bintana ng langit, parang nag-iba na ang ihip ng hangin. Nang pinagbigyan ang kadahaan ang sarado, sagrado. Parang may nangyaring milagro. Sa aking mundo may kulay pa ang bahaghari. Nagbabaka sakali nang biglang may nangyari. Parang nag-iba na ang ihip ng hangin. Nang pinagbigyan ang tadhaan ng sarado, sagrado. May nangyaring milagro. Jason, yes. Siyempre, mag-hi ka muna sa ating mga kapamilya online. Hello, mga kapamilya! Sa lahat po na nakatutok dito sa live chat, maraming salamat po. Hello! Yes. Ma-defenders, hello! Yes. Ito naman, Jason, kamusta ka nga naman? Diba, after your The Voice journey, ito, siyempre, nagtuloy-tuloy ka na sa pagpasok sa music industry natin. So, how was it after your The Voice journey? Kamusta ka na ngayon? Sobrang nakakatuwa kasi tuloy-tuloy ang mga blessings na dumarating. And,
sobrang nakaka-fulfill. Na-enjoy ko kasi matagal ko nang pinangarap na may mapasok sa industry. Eh, nakakatuwa kasi maraming tao ang nakikinig sa music ko. And yun lang naman yung ultimate goal ko talaga nung sumali ako. So, very very thankful for the opportunity na binigay sa akin ng The Voice. And sa napaka-warm na pag-welcome sa akin ng mga tao. And speaking of blessings nga, syempre meron ka nga sa aming good news dito sa kapamilya. Yes, and that's it. Ito nga ay nabigyan ka ng, ikaw ay nabigyan or naatasan ka na kumanta ng teleserye theme song ng upcoming teleserye ng love team, syempre na seat ng Danwich, which is Daniel Matsunaga and Eric Gonzalez. Can you talk about it? Kasi nakita ko lang sa calendar ko, no? Nagulat nga lang ako na may naka-block na doon na teleserye theme song recording. So nagulat ako na, uy, ano to? Para saan to? So, kasi parang ano eh, isang malaking honor na makapag interpret ng theme song ng isang teleserye dito sa ABS-CBN kasi marami nakakapanood, marami na nakikinig. So isang malaking ano yun sa akin, blessing and honor sa akin yun na mag-interpret ng theme song. Tapos nung sinabi sa akin na yung kanta ni Sir Martin, yung kakantahin ko na Be My Lady for Daniel Matsunaga and Erich Gonzalez na teleserye, talagang hindi ako makapaniwala at first na parang totoo ba to? Kasi sobrang laki eh, sobrang this soon in my career biglang merong ganito. So sobrang malaking blessing yun and nakaka-pressure din kasi Be My Lady, such an iconic song. By such an iconic singer. So, nakaka-pressure na kahit mapantayan man lang or kahit kalahati man lang ng kalidad na ibinigay ni Sir Martin dun sa kanta. And, ayun, sobrang thankful lang talaga sa opportunity namin. And speaking of the Be My Lady theme song, ngayon nga, parang we heard kasi na parang after Sir Martin Rivera singing that song, parang sa'yo niya yata sunod na ipinakanta. Oo nga, grabe. Tell us your reaction about that. Ayun nga, nung nalaman ko na Be My Lady yung kakatahin ko, sobrang na-pressure ako kasi after Sir Martin, parang ako agad yung next na kakanta bilang, ano na yun, parang signature song na yun ni Sir Martin eh. So, malaking pressure siya for me to interpret it. Pero, aminado naman ako na hindi ko kayang pantayan yung binigay niya, yung pagka-interpret ni Sir Martin. So, kinanta ko lang yung song as how I would sing it. And sana magustuhan ng mga tao nung pagkakakanta ko. Ayun. Eto nga, is this your first time daw to sing for a teleserye theme song? Yes, it is my first time. Kaya so, sobrang nakakatuwa. So, talaga nga nakakatuwa at first break. Yes. At saka iba pa rin talaga yung feeling naman na marinig mo yung sarili, yung kanta mo sa isang teleserye. Parang araw-araw. Araw-araw mapapakinggan. Tapos ano, marami pang nanonood. So, sobrang wow. Ito naman, nakilala mo na daw ba, what is your initial impression with Danwich Love Team? Nakilala mo na daw ba sila personally? Actually, hindi. But ang nakilala ko lang si Ms. Erich kasi nag-guest ako sa Chris TV. Tapos si Erich yung co-host ni Ms. Chris. Ayun, sobrang bait ni Erich. And si Daniel, dito pa na, pero I'm sure he's also a nice guy. And sobrang nakakilig yung team up nila kasi hindi lang sa love team eh, real life couple sila eh. So sobrang nakakatuwa na ako yung mag-interpret ng theme song ng teleserye nila. But seeing them on screen, parang seeing them on screen, ano ba yung impression mo sa kanila? Meron ba mga dyan, parang kilig-kilig na sobra, napakalakas ng chemistry nila na kahit nung sa pa lang, di ba parang nabuo yata yung love story nila sa pag-guest nila sa Chris TV. Doon pa lang yung mga bits and pieces nila na pag-i-guess nila doon, mararamdaman ko na yung kilig. And dahil dito sa teleserye, I'm sure magta-translate yung kilig na yun kasi hindi na lang sila love team lang eh, na pin-air up lang. Talagang real-life couple sila eh. So, genuine yung kilig na nalaman nila. At syempre, speaking of kilig dyan, syempre, hindi namin palalampasin na tanungin ka naman about sa mga kilig-kilig moments na yan. O, bilang sabi ni Ate Maan kanina, sisihin natin ito. Eto daw, kamusta naman daw ang lagay ng puso ni Jason Miller? Puso-puso natin dyan. Mga defenders, gusto nyo rin malaman for sure. Ay, mga defenders. Ayun,
Wala eh, ano eh. SMP tayo ngayong Pasko. Opo. Ay, di pa natin alam. Hindi pa natin alam, ilang months pa. 2 months pa naman. Kung sinong gusto dyan, tip niyo lang ako. Sabi kayo ng CV. So ganun talaga, may mga may pa-audition, may pa-sending na mga ano. Pa-apply. Oo. Ito daw, tinatan siyempre, speaking of, ayo, usapang puso tayo, di ba? Ano nga ba yung mga ilang qualities na hinahanap ni Jason sa isang babae? Ako, siyempre, hinahanap pa rin naman initially yung ano talaga yung physical na features kasi yun naman yung unang attraction talaga, unang makikita. Siyempre, maganda and appealing. Pero beyond that, kailangan, for me, importante sa akin yung ano yung masarap kakwentuhan, yung marami ako matututunan sa kanya, intellectually stimulating. Yung gusto kong parehas kami ng sense of humor, parehas kami ng mga pinagtatawanan ng mga bagay-bagay. So, ay yung mga hinahanap ko sa babae. Yung I can be a better person with her. Yun yung gusto ko. Ito daw, ito nga, kung meron, for your future girlfriend, if there is, ano daw, one song na pwede mong i-dedicate sa kanya, what is that song and why? And yung sample lang. Siguro, kahit kailan. Mm-hmm. Kasi, malapit sa akin yung song na yun, bilang, sa The Voice, of course, kasi yun yung unang OPM song na kinanta ko, na nanalo ako sa Butuhan. Tsaka, kasi yung message ng kanta, ano eh, everlasting love eh, kaya forever eh. So, kahit kailan hindi kita iiwan. Eto, paano naman daw manligaw ang isang Jason D? Ano lang, siyempre. Ito ba'y parang simple lang, extravagant, ano ba mga plano ganyan? Pakilala muna, kumusta, and hingin yung number, sa panahon ngayon, text-text eh, send-send ng mga emoji. Tapos, invite-invite magkape, mga ganun. Getting to know lang, hindi wala naman akong mga pa-ingranding mga ano, mga gestures. Eh. Simple lang. In 3 words, how will you describe your future girlfriend? You're beautiful, loyal, and ano ba? Loving. Gusto ko yung ano yun, malambing eh. Ready na daw yung CV niya. Napapasok yung mga comments niyo, guys. Ayan, may isang question dito eh. From Sheila Pilapi, yes. Jace, pag may kakantahan ka ng Be My Lady, sino daw kaya yun? Sino ba? So, alam na nila ng mga ano to eh. So, sa local scene natin, si Liza ka kasi crush ko eh. Oh, yes. Peace sa mga liskin na yun. Crush lang naman, admire lang. Be My Lady. Speaking of Liza, if there a song na I will dedicate for Liza, what is that song? Yun, pwede yun. Pero siguro ano, Isn't She Lovely? Mm. Isn't she lovely? Yeah, no? Isn't she wonderful? Eto, para kay Jason D, ano daw ba ang idea of love? Yeah. Nako, parang slam book to ah. Mm-hmm. This love. Siguro, sa akin, love is life. Diba? Love, nabubuhay tayo para mahalin at para magmahal. So, ayun. Love is life for me. Pwede na ba yun? Yeah. Speaking of slam book question, meron kaming hinanda dito na parang fast talk for you. Ay, okay. Okay. Yes. Ito yung mabilisan na talaga na mamimili ka lang. Okay, if you're ready. Game. Ano mga lights on, lights off ba to? Ay! Okay. Malapit na. Okay, let's start with, are you a beach person or the city? Or a city person? City. Okay. Tea or coffee? Coffee. Definitely. Shake or soft drinks? Shake. Stream or chill? Chill. Are you a wallflower or a life of the party? Pwede nga, no? Combination of both. Okay. Kung ikaw daw ay magkakaroon ng isang project into acting, gusto mo daw ba bida o kontrabida? Kontrabida siguro, masaya. Mas masaya. Mm-hmm. Okay. Ano pa? Okay. Chocolates or flowers? Chocolates. Singing or dancing? Singing. Food or gadgets? Food.
Lights off or lights on? Ayun, lights on. Night or day? Night. Right side of the bed or the left side of the bed? Matulog. Left on. Brief or boxers? Boxer briefs. Liberated or conservative? Liberated. Mm-hmm. Are you modern or traditional? Modern. Ayan, for sure, marami kayong nalaman about Jason D. Pero, syempre, umpisa pa lang yan, mga kapamilya, dahil sa aming pagbabalik, more surprises from Jason D. Sa video here on Kapamilya Chat. Yes! And welcome back ulit dito sa Kapamilya Chat with the one and the only Haranista Heartthrob, Jason D. Hi! Hello! Yes! Ito naman kasi meron kaming isang surpresa pa. May surpresang gagawin si Jason D para sa isa sa kanyang mga napakaraming fans at nagmamahal sa kanya. This is to show his love for his fans at syempre to give back na rin. So walang sawa nilang pagsuporta si Jason D. So we invited one of his fans, si Charms. Ito si Charms kasi, fan ko na to before pa sa The Voice. So talaga, sinubaybayan na ako nito ni Charms kahit sa YouTube days ko pa lang. So covers pa lang and became friends because of that. Tapos nung sa The Voice na, ayun, adun pa rin siya nakasupport. So I invited Charms to come here to sing a song with me kasi singer din to. And ganda din kasi ng boses. Ayan. So maririnig na lahat ng mga kapamilya natin and lahat ng mga defenders na nakatutok na. Wow, so sweet. Sweet. At syempre, ito na si Charms. Oo, to Charms, see hello. Yay! With Jason D. Are you ready? Yeah, I'm ready. You ready, guys? In 3, 2, 1, go! Charms is it. I'd like to say we gave it a try. I'd like to blame it all on life. Maybe we just weren't right, but that's a lie. That's a lie, and we can't deny it as much as we want. But in time, our feelings will show. Because sooner or later, we'll wonder why we gave up. The truth is, everyone knows. Almost is never enough. So close to being in love. If I would have known that you wanted me the way I wanted you, then maybe we wouldn't be two worlds apart. But right here in each other's arms, yeah, we almost knew what love was. But almost is never enough. If I could change the world overnight, loving those who says goodbye, you'll be sitting right where you were. We get the chance we desire. Try to deny it as much as we want, but in time my feelings will show. Because sooner or later we wonder why we gave up. The truth is everyone knows. Almost is never enough. So close to being in love. If I would have known that you wanted me the way I wanted you, then maybe we wouldn't be two worlds apart. But right here in each other's eyes. What's your pakiramdam ngayon singing live with Jason D? It's such an honor to even be here. Thank you so much. Thank you, of course. Thank you for agreeing this. And I know you came from Pabatangas pa. Wow. Salamat sa
Umabsent pa to, may exam to. So, pero nag-advance naman daw siya. Bawi na lang sa mga makeup ano. Yes. Makeup class na. Thank you so much. Batiin mo, sino mong gusto mong batiin dyan? Mga tagalas de la Salipa. Hello. Hello. Musicalista U1B. Argonauts Defender, syempre. My family in Taal, Batangas, Santa Rosa, Laguna, and Las Vegas, Nevada. Hello, love you guys. Hi, everyone from Las Vegas, Nevada. I'm to see you guys there. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yan, Jason, ito naman. Jason, ano, pag nakikita mo na ganyan yung suporta, ganyan kalaking suporta sa iyo ng mga fans mo, ano yung pakiramdam? Sobrang, ano, no, hindi ako makapaniwala kasi gusto ko lang naman kumanta. And it's always been a passion of mine. And nakakatuwa malaman na may mga taong, there are people who share that passion with me. And nai-inspire sila sa pagkanta ko and sa music na ginagawa ko. So, sobrang ang laki nung balik sa akin. And as much as possible, I really want to give back to them in any way that I can. So like, pag-invite ko by charms and getting little things na pag-tweet ko sa kanila minsan or pag-comment sa mga pictures nila. So every time na pumupunta sila sa mga shows ko, I really make it a point to meet them after. Kasi sobrang nakakatuwa eh, yung support na binibigay nila sa akin. Yeah. And going back sa ating simpleng kwentuhan with Jason D, ito nga. Jason D, pag-usapan naman daw natin itong mga five memorable sa buhay mo. Okay. What are your five memorable moments daw on stage? It can be daw yung parang nakakatawa, nakakatakot, or... Sige. Siguro una-una yung blind auditions ko sa The Voice. Mm-hmm. Kasi so, it was my first time joining a contest na televised sa TV. So, sobrang nakakatakot, sobrang nakakaba. And parang I was just lost in the moment. Tapos nakapikit lang ako habang kumakatapag dilat ko. Nakaikot na si Coach Sarah and si Coach Apple. So yun siguro yung mga hindi ko makakalimutan. Siguro second, yung unang performance ko sa Araneta. Yung sobrang nakakatuwa yun. Kahit ano lang, snippet lang yung kinanta ko. This is for? Yung first? Kaya ano lang ba yung first natin? For Araneta. Pero I think it was an award show yata? M.O.R. M.O.R. yata, I think the first Araneta appearance. Tapos, what else? Siguro yung ano, yung third, yung ano, yung high school pa ako, one of my siguro most embarrassing, ano, nasa ano yun eh, sa church, parang grand, ano, yung lahat ng mga departments, nagpapamisa, kasi Catholic ano yun. Tapos, pinakanta ko na responsorial song. Tapos, sinabi sa akin, papaakit ako sa stage, sinabi sa akin ng madre, napakisabi na lang na, please stand to honor the gospel. Mm-hmm. Hindi ko naman alam kung kailan ko sasabihin yun, kung before or after responsorial song. So sinabi ko siya before. So pagkanta ko na responsorial song, pinatayo ko lahat ng ano, yung nasa auditorium. Hindi pa pala tatayo. Hindi pa pala tayo. So unti-unti sila umuuko, nare-realize nila hindi pa pala. What is ano, next, third, or fourth? Fourth, first appearance ko sa ASAP stage. Yan, hindi ko makakalimutan. It was an Christmas episode, and kumanta kami ng Christmas song dun. So, sobrang, ano yun, kasi growing up, I always watched ASAP. So, yun yung siguro hindi ko makakalimutan. Kasi sobrang, fulfillment of a dream. And siguro yung fifth ay yung ano, siyempre yung bigay sa akin na opportunity na kumanta ng theme song ng Be My Lady. So, sobrang malaking blessing, malaking honor, and hindi ko never ko makakalimutan to. It's a milestone. And speaking of Be My Lady, for you Jason, ano sa tingin mo yung mga ilang bagay na talagang magpapakilig sa iyo sa teleserye na ito? Siguro kasi ayun nga yung chemistry ng damage, no. First nilang pagtatambal in a teleserye, 'di ba? So talagang aabangan yun. And like I said kanina, hindi siya ano eh, hindi siya love team lang na binuo lang at pair up lang sila. They are an actual couple, a real life couple. So yung ano, yung chemistry nila, yung kilig na nararamdaman nila, totoo, may pinanggagalingan. And exciting mapanood kung paano paano mag-grow or paano mag-blossom yung teleserye in conjunction with their real life romance. So yun yung nakakatuwa doon. And syempre yung story ng
Be My Lady. Nakaka-excite. Oh, eto nga, aside from singing the theme song of Be My Lady, give it a chance daw na bigyan ka ng cameo appearance or role sa teleserye na Be My Lady. Uy, ano daw ba yung naiisip mo na pwede para sa'yo? Siguro kahit yung mga ano lang, yung mga nasa likod lang na mga extra-extra lang muna. Kahit mga one-liner, two-liner na okay na sa akin yun. Kasi ano pa yung na-awkward pa ako sa yun yung mga acting-acting eh. Oh, kailangan muna ng workshop-workshop para mahasa talaga kung bigating role agad. So okay na sa akin yung siguro mga kaibigan ng kapatid ni Erich. Yung mga pwede na sa akin. Mga walk-in role, pwede na sa akin. Oo, pero syempre, open ka naman talaga na mag-venture din into acting. Yes, kumabigyan ng opportunity. Oh, speaking of, ayun nga, acting, if given a chance to have a, yung sarili mo din, ano, sarili mo rin project in the future, sino daw ba yung mga napupusuan mong mga leading ladies or mga artista dito sa Kapamilya Network natin? Huwag tayo lalayo, syempre dito na tayo sa ating Kapamilya Network. Of course, solid. Oo. Na gusto mong makatrabaho in the future and why? Siguro kahit, give us siguro kahit mga tatlo lang. Siguro, ayun nga, sabi ko kanina bilang crush ko siya, si Liza, kahit tutok sa buwan, kasi lakas ng liskin niya. Pero ayun, si Liza, si Miss Angel of Sin, yung gusto mong makatrabaho niya, kasi powerhouse, ano yun, actress talaga yun. So, isang karangalan makatrabaho si Miss Angel. Tsaka si Bea Alonzo, so, and of course, si Erich, bilang sa Be My Lady. Okay. Ito naman si, meron ka daw bang dream role in the future na kung magkakaroon, kung ma-offeran ka nga daw ng project? Do you have dream role? Parang weird siya, no? Pero gusto ko yung yung mga baliw-baliw na mga mga pa-MMK, heavy acting. Ako gusto ko kagad talaga sumabok sa mga heavy drama. Pero alam mo na. Aralan muna natin yan. At syempre, dahil under ka nga kay Direk Ruel, for sure tayong kaya mo yan. Ay, si Direk Ruel pala na first time ko na-meet kanina, super bait. Direk. Thank you so much. Pag mga show ni Direk Ruel, iba talagang tatak niya. Oo, syempre. Yes. Ito naman, may mga ano ka pa daw ba? Mga musical artists na gustong makakollaborate in the future and why? Five musical artists na gustong mo daw makakollaborate pa in the future locally. First, siguro dahil sa Be My Lady, it would be an honor to share the stage with Sir Martin. Sir Martin. Na, nabasa ko nga sa Twitter kung okay bang mag-duet kami ng nako, baka himatayin ako dun sa pressure. Pero ayun, hoping na one day sana makatrabaho sa Sir Martin. Si Sir Gary. Gary ganun siya, idol na idol ko yun. Si KZ, Bandingan, big fan of KZ. Her voice is incredible. Tsaka ang galing niya sa Your Face. Sounds familiar. Sobrang galing. Sino po ba? Si Yeng Constantino. Idol ka rin yun. Sobrang galing na songwriter. Kasi nagsusulat din ako eh. I hope to work with her soon sa mahasa ko yung songwriting ko. And of course, aking napakagandang coach na si Coach Sara Geronimo. Oo, isang malaking karangalan yun na magkaroon ng kanta with her and makatrabaho siya. Hopefully soon magkaroon kami ng song. Working on it, pero sana matuloy. Yes, nakaka-excite naman yan. At saka we're looking forward talaga na mangyari yan. Yes. Siyempre hindi lang sa singing, pwede rin yan sa acting. Ay, oo, no, pwede. Kahit saan media pa yan. If you will describe the, what song that best describe the, your life right now? Ano daw yung song ng buhay mo ngayon? Siguro happy for real. Tuwa lang, light lang. Parang like a room without a roof. ano may ibig sabihin nun? Pero yung lang, parang just living the life every moment, every day. And mga blessings na dumarating, tinatanggap ko lang. So sobrang magaan lang yung feeling ng buhay ngayon. Kasi I get to do what I do. What I like. Ano favorite line mo daw? Oh, at syempre, may short roof. Sample dyan. Syempre sa... Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. If you will dedicate naman the song, a song daw for your family, what is that song? And sample ulit. Few lines lang. Siguro, ano ba? Ano family?
You'll stay with me. Mm-hmm. Won't you stay with me? Because you're all I need. Family. Hello, si Mami Go, kung nanonood ka. Nasa Singapore, Mami Go. And my brother who's in Butuan City. Ako mga kaitsura niya sa Butuan kung may mga nanonood ako ron. Hello. Your song daw for your future girlfriend. Short sample. Ayun nga, yung si kahit kailan. Hindi ko nag-sample si kahit kailan. Pero, kahit kailan, hindi kita iiwan. Kahit kailan, hindi kita pababayaan. Yes! And siyempre, last naman is your song for your fans. There's a song that you dedicate mo sa kanila. What is that song? And sample daw. Pwede bang ano? Sa, ano, from my album, original na, yeah. Para sa inyo to. Walang iwanan, tayo para sa isa't isa, walang kadududa. Walang iwanan, lungkot ba na sa'yo, kaya hirap man sa ginhawa. Para sa inyo yun. Yes! Walang iwanan, guys! I love you, mga defenders ko. Ayan, for sure, mas nag-enjoy kayo kay Jason dito ngayon. Pero mamaya sa ating pagbabalik, more sample from him. Kaya keep it here on Kapamilya Chat! Yes! And welcome back pala dito sa Kapamilya Chat with the one and only Jason D. And as promised nga sa ating mga kapamilyang online viewers all over the world, dito, ito na yung aming segment kung saan magpapakitang gilas at magpapasample sa atin si Jason D. Yes! At syempre, unahin na natin dyan yung ano, yung napakabago at napaka-uso-uso na hindi talaga namin ginagawa dito sa kapamilya dyan. Oo, first time namin naisip ito. Oo. World premiere ito. World premiere ito, nagagawin na mismo talaga ni Jason D for us. Yay! Ito ang tinatawag namin na Kapamilya Lip Sync Challenge. Wow! Yes. At syempre, ano nga bang song na ipagbibigay natin challenge for ano, Jason? Ano bang song to? Ay! Ano ba? Bohemian Rhapsody. Oo, ito. Wow! Mahirap to. Game na? Game natin. I'm ready. Are you ready, Jason? I'm ready. Okay, in 3, 2, 1, insert play it. Scaramouche, scaramouche, will you do the mandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his monstrosity. Easy come, easy go, please let me go. Bismillah, no. At alam niyo ba na hindi lang sa singing magaling to si Jason D. Ito naman kuya, pakita nga natin sa kanya yung nag-trending. Na isang dance episode sa Gandang Gabi Vibes. Okay kuya, play it. Ah, okay. Now watch me whip, watch me nae nae. Now watch me whip, watch me nae nae. Okay. Now watch me whip, watch me nae nae. Can you do it? Now watch me, watch me, watch me.
naman, hindi lang talaga sa singing magaling si Jason, kundi sa dancing din. At dahil dyan. Dahil over 1 million. Ay, grabe. 1.1 million na, grabe. Yung video na yan, syempre hindi tayo magpapahuli dito sa kapamilya, tsao. Oo, syempre. Ngayon, meron kaming tinatawag dito na dance of challenge for you naman, Jason. We'll play 5 songs. Five dance songs for you. At syempre, gagawin mo siya ng sariling galaw. Ay, yung tatak Jason. Ay, wow. Version na galaw. So, kung ready ka, Jason? Ready, okay. Give. Oh, huling. Okay. In 3, 2, 1, go. Yes, our next song, please. Hey. They can imitate you, but they can't duplicate you. 'Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. 'Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Work it out. Work. Yeah, stay song. Papahuli yung ano, yung nag-viral na song. Okay, oh, bago. Bagong-bago ulit yan. You already know it is. Salito. 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 You already know it's funny. Now watch me whip. Now watch me nene. Okay. Now watch me whip. Whip. Watch me nene. Why me do it? Now watch me whip. Watch me nene. Okay. Now watch me whip. Whip. Watch me nene. Comment dyan ng mga fans si Jason dyan, sabi nyo, oh, busog na daw, hindi pa siya nagdi-dinner. Okay, eto, alam ko Jason, meron pa rin, meron din kayong surprise up ng Be My Lady, ano ba, yung college mo? Ayan, oo, naku, meron tayong surprise up, mamaya. Maganda po yan. Okay, sa ating pagbabalik mga kapamilya, meron pa isang surprise sa atin si Jason, kaya keep it here on Kapamilya Chat. Yay! And welcome back here again sa Kapamilya Chat with our Haranista Heartshot, Jason D. And as promised nga, maririnig natin live na live at first, here on Kapamilya Chat, ang theme song ng upcoming teleserye na Be My Lady ni Daniel Matsunaga and Erich Gonzalez. Please welcome the one and only Haranista Heartshot, Jason D. to sing the theme song of Be My Lady. Please welcome Jason D. Welcome.
Upcoming teleserye ni Daniel Matsunaga and Erich Gonzalez. Ito po, for more updates and information regarding the show, just follow po lahat ng mga official accounts ng Be My Lady sa Facebook po, facebook.com/BeMyLadyABS-CBN. That's one word. On Twitter naman po and Instagram at Be My Lady. Saka, ayun po, sa lahat po ng gustong makita in person si Daniel Matsunaga at si Erich Gonzalez, pwede po kayo sumali, may pa-contest po. Anyone can create a fan-made video using my song, Be My Lady. Be My Lady po yung background music. With photos and videos of Dan Rich. Ay, pwede po kayong gumawa ng mga collage and pinaka-creative po na video ang mananalo. So, Daniel and Erich. You can upload it on youtube.com. Tapos, isend nyo po sa amin yung link via facebook.com/BeMyLadyABS-CBN. So, gawa po kayo ng video, i-upload nyo po sa YouTube, tapos yung link po ng video na i-upload nyo, isend nyo po sa dun sa Facebook account ng BeMyLady. Tapos po, si Daniel at si Erich ay pipili ng pinakamagandang video. So, ang mananalo po dito sa contest na to, ay magkakaroon ng chance na ma-meet si Daniel and Erich, and pwede po kayo pumunta sa set ng shooting ng teleserye nila. So, napakagandang premyo po. Sumali po kayo guys, kasi lahat po ng mechanics na nakapost po sa Facebook. And sali lang sali kasi the contest last as long as may nagsisend ng entries. Kaya more entries, more chances of winning. And syempre, the winning video din na nang pipili nga nila Daniel and Erich will also upload din natin yan sa bemylady.abs-cbn.com. Yes. More shows, Jason, invite them. Lahat ng mga Dan Rich fans dyan, ayan. Upload na kayo guys. Para sa akin naman po, ipa-plug ko lang aking mga social media. You can follow me on Instagram and Twitter @JasonJamesD, parehas po yun. Tapos sa Facebook, Jason D, official fanpage ko po.
And kung gusto niyo po makita naman mag-perform ng live, magkita-kita po tayo sa mga mall shows ko sa SM Bikutan. Nasa October 9 po. October 9 nasa SM Bikutan po. October 11 nasa SM City Rosario. Ay, nagkabalik doon na. October 17 nasa SM Sukat. October 25 nasa SM City San Mateo. October 30 SM City Tarlac. And November 20 nasa Baguio po ako, SM City Baguio. November 22 SM City Lucena. November 29 SM City Iloilo. And bukas po nasa ako nasa Showtime at saka sa MOR sa 6 PM ipopromote din po natin yung Be My Lady. May isa pa. At saka ano po, October 14 nasa Melo po ako, stage 1. And of course, syempre yung album mo, Entitled to Buy. Yes, okay. Please support po my first solo album, aking self-titled album under MCA Music, available na po sa lahat ng mga record bars nationwide, 280 pesos lang po, sulit na sulit. 11 tracks, 10 original songs, and 1 cover song. And pwede nyo rin i-download sa mga digital platforms po natin dyan, sa iTunes, Apple Music, Spinner, Deezer, Govera, and Spotify. Pwede na po natin i-download doon. And sana po ay tangkilikin po natin ng original Filipino music, Say No to Piracy. And yun po, sana po supportahan po nila. Yes, at talaga nga namang busy si Jason Lee sa mga darating na araw. So yes, mga kapag niya, supportahan po natin palagi si Jason Lee. Para po sa mga nakamiss ng full ng chat na ito ni Jason Lee, we'll upload it later sa chat.abs-cbn.com at syempre sa youtube.com/abs-cbn-entertainment. That's it, Jason Lee. So pasalamatan na natin lahat ng mga nag-online natin kapamilya today. Thank you so much po mga kapamilya sa lahat na nag-login, sa mga defenders na mahal na mahal ko. Maraming salamat po. Maraming salamat for having me. Thank you so much, everyone in Be My Lady. Thank you so much kay Direk Ruel Bayani. Thank you so much po. And everyone involved with the show. Maraming salamat sa opportunity na binigay niyo sa akin. Eh, kapamilya live chat again, thank you so much. Lahat ng matutok. Maraming salamat po. Maraming salamat. That's it mga kapamilya, thank you so much Jason DC, we're gonna next time here on Kapamilya Chat! Yeah!